Amen. So, huwag na po natin patagalin pa. Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Handa na po ba tayong makinig? At handa na po ba tayong magbago? Amen. Bago po natin simulan to, last week pa lang po talaga, handa na po yung isa-share kong word sa gabing ito. Handa na po yung outline ko, handa na po yung presentation ko. Pero kahapon lang, sabi ng Panginoon, hindi iibahin mo. So naniniwala talaga ako kasi pag may sinabi ang Panginoon in a very specific way, I believe may inhanda siya sa buhay ng bawat isa. Amen? Simplihan natin itong gabing ito. Napakasimpleng mensahe, pero naway maging malaki ang impact sa buhay ng bawat isa. Tawagin natin ang yung title ng ating preaching ngayong gabi ay... Simple. Usapang pag-ibig. Kasi po naniniwala po ako ang bawat isa ay may kapasidad na magmahal. At ang bawat isa ay gustong makaramdam ng minamahal sila. Amen po ba? Kasi ang pagmamahal, yun yung center ng Bible. Dahil doon sa pagmamahal ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Amen? Kung walang pagmamahal, wala. Sabi nga nila, love makes the world go round. But I believe it's love that saved the world. So ngayong gabi, pag-aaral natin, ano ba yung pagmamahal? Sabihin mo nga sa katabi mo, may nagmamahal sa'yo. Amen po ba? May nagmamahal sa'yo eh. At naniniwala po ako na sa... Yan, tungtuwa sila, may nagmamahal sa'kin, no? Amen! Kasi minsan, di ba, hindi mo lang alam yung pinagdadaanan ng katabi mo eh. Malay mo, yung pagsabi mo lang na may nagmamahal sa'yo, ang laking bagay na yun sa kanya. Kasi ganun yung kapangyarihan ng pagmamahal. Amen? Kaya, ang sabi po sa Bible, kung ihahalin tulad daw ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, paano mo daw siya pwedeng ihalin tulad? Pwede mo siyang ihalin tulad sa pag-aasawa. Sa marriage. Sino po mga married couple dito? Pakitaas ang kamay. Amen? Masaya po ba kayo? Amen? Amen? Sinasabi, di ba? Sinasabi sa aklat ng pahayag, sa Revelation, that Jesus, that God is the bridegroom and we are His bride. Bakit lagi hinahalin tulad sa pag-aasawa? Kasi ganoon yung commitment ng Panginoon sa atin. Parang sa pag-aasawa, napaka-importante sa Kanya ang marriage na sa lahat ng pwede niyang gawin, sa pinakauna niyang himala, pinili niyang gawin sa... Saan? Saan? Sa kasalan, sa kana. Sa mga hindi nakakalam, yun yung pinakaunang himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Yung ginawa niyang alak, yung tubig sa kasal. Pwede naman siguro kung gusto lang magpakitang gilas ng Panginoong Jesus, hindi siya sa kasal nagpunta. Pwede sa funeraria. Magpapabuhay ako ng patay para makita niyo gano'ng kapangyarihan. Pero yung pinili ng Panginoong Jesus sa kasal eh. Kasi ganoon ka-importante sa Kanya ang marriage. Because that is the picture of His love for us. Amen po ba? So, ang sinasabi niya doon, dapat pala, anong ginawa niya sa kasal? Ginawa niyang alak yung tubig, water into wine. Kasi ganoon pala dapat yung pagmamahal. Mas tumatagal. Mas masarap. Hindi pala pwedeng sa simula lang kayo sweet. Hindi pala pwedeng sa simula lang kayo nag-holding hands. 5 taon pagkatapos, ew. Noon, I love you, sleep na you. Ngayon, matulog ka, mag-isa mo. Noon, saan ka na, uwi ka na, kain na tayo. Sige, una ka na. Hindi, sige, tayo kita, hindi kompleto. Ang sweet! Parang nag-honeymoon. Chat ka sa kanya, love, anong luto mo? Ah, luto ako ng ano? Pinag-uungang baboy. 5 years after, kumain ka mag-isa mo ng pagkain, binaboy na bagong. Iba na. Sweet nila noon, halos hindi makadaan yung hangin sa gitna nilang dalawa. Ngayon, 1 seat apart. But God is telling us,
how should our love for Him be? Amen po ba? Na yung pagmamahal mo sa Panginoon pala, dapat every day mas lumalalim. Hindi yung every day mas bumababaw, mas lumalayo ka sa Panginoon. Amen? Kaya usapang pag-ibig to. Nakita natin kung paano niya pinicture out yung love niya through marriage. So ngayon, kilalanin naman natin ang mag-asawa na sobra yung pinagdaanan nila. Let's talk about a marriage. A marriage between two people, Hosea and Gomer. Napaka-unique ni Hosea kasi if you would know po, si Hosea ang isa sa mga minor prophets. May mga major prophets, hindi ibig sabihin kasi, minor, hindi masyadong important. Hindi, minor kasi yung mga aklat nila, hindi kasing haba nung sa mga major prophets. So si Hosea, may minor prophet with a major message. Amen? Hindi yun pala sa haba ng sasabihin mo, kundi ano yung sasabihin mo, ano yung dala mo. Amen? So sabi dito, napaka-unique niya kasi usually, ang Panginoon, sasabihin niya sa mga propeta, sabihin mo sa bayan ko, ganito, blah, 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 blah. Amen? Kay Hosea, paano nakipag-usap ang Panginoon? Ganito po. Pakibasa. Umayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae. Sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Seriously? Lord? Kasi may sasabihin ako sa'yo. Excited to say yan eh. Ano yun, Lord? Magkaasawa ka na. Wow. Ang bayarang babae. Magdali na yung asawa. Si Jose, sasipin mo yun. That obedience, that kind of obedience, siguro kung mag-aasawa ka, gusto mo yung love story mo sobrang... Pero one day, sabihan ka ng Panginoon, mag-aasawa ka ng bayarang babae. Si Hosea, napakabait, consecrated, prophet. Siguro, kilala siya, quote and quote, si Pastor Hosea yan, yung naglalakad, kilala ng mga tao. Bigla, magpapakasal na ako. Sino? Teka, punta muna ako doon. So, paedit yung mga ilaw. Doon ako mag-aasawa. Amen? Ano kaya sasabihin ng mga nakapalipot sa... Amen? At anong ginawa niya? Kaya humayo siya. Humayo nga. At kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim at siya'y naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo kanyang pangalan na Jezreel sapagkat ilang sandali na lang at aking parurusahan ang sambahayan ni Jehu dahil sa dugo ni Jezreel at aking tatapusin ang kaharian ng sambahayan ni Israel. Para kung may isip ka, o ikaw si Jose, anong kasalanan ko, Lord? Asawa ko, palaran. Yung anak ko, papangalanan ko Jezreel in that context, justisya. In that context, yung papawi ako. Yung mga, anong klaseng love yun? Naniniwala po ako na siguro naman nanligaw din si Hosea kay Gomer. Amen po ba? Hindi yung sabi ng Panginoon, pakasalan daw kita, may choice ba ako? Lalo naman. Hindi naman siguro ganun. Inibig niya, minahal niya eh. Diba? Tapos pagkatapos ng nag-anak sila si Jezreel, pangalawa sabi, siya'y muling naglihi, mahilig siyang maglihi. At nanganak ng isang babae. At sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan na Loruhama. Sapagkat hindi na ako mahahabag sa sambahayan ni Israel. Ni papatawarin pa sila. Yung una, justisya. Pangalawa, wala nang awa. Pangatlo. Nang maihiwalay niya sa pagsuso si Loruhama, siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki na naman. At sinabi ulit ng Panginoon,
tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-Ami. Sapagkat kayo hindi po bayan at ako hindi ninyo Diyos. Una, justice. Pangalawa, no mercy. Pangatlo, not my people. Isipin nyo pag kumakain sila. Upsa, simula ng umaga, hoy, walang awa, gising. Hoy, hindi bayan ng Diyos, kain na. Hoy, Justicia, ligo ka na. Paano kaya yung ganun? Paano kaya yung dynamic sa kanila? Bakit kaya ganun? Para siguro araw-araw ma-realize ni Hosea kung gaano kalayo na tumalikod yung mga Israelites. Kung gaano na sila kalayo sa puso ng Panginoon, para araw-araw ma-realize mo, uy, layo mo na. Baka nandito ka ngayon, nandito ka sa simbahan, pero ang puso mo sobrang layo na. May this be a reminder for you that this message is for you tonight. Amen? Kasi ito yung panahon na tumalikod yung Israel. Kahit pasiluyo na sila ng Panginoon, they became idolatrous. They were religious pero corrupted ang puso. Pwede ka palang maging religyoso na corrupt yung puso mo. Pwede ka palang gumagawa ng religious thing. Pero yung puso mo, wala na sa tamang lugar. You're just doing the service but not the love. And you know what? This broke the heart of God. Sino dito na broken hearted ka na? Walang ganyan din, Pastor. Bagong-bago lang. Siguro naman, once upon a time, na broken hearted ka na. Amen po ba? Siguro naman, naranasan mo na. Yung paano mabasag yung puso mo. Yung akala mo, ikaw yung gusto, best friend mo pala. Ang gusto niya. Sakit, diba? Kaibigan mo ko, kaibigan mo lang ako. And the thing is, you've been through a broken heart, right? We can call it infatuation, but you've been through a broken heart. Yung bang, ang sarap kumain ng sinigang, ang sarap ng sinigang, pero pagka wala talagang lasa. I mean, yung wala ka namang ginawa buong araw, pero di ka makatulog. Nakatingin ka lang sa kawalan. Nag-aabang ka ng toot. Wala. Wala na mag-chat. In-unprint ka pa. So yung next status niya, in a relationship na block ka pa. This could be all petty, but you know what? God's heart is broken sa mga taong pilit siyang tinatalikuran. No matter paano niya sinusuyo. So, tingnan natin dito ha. Si Gomer, paano ba si Gomer? Paano ba si Hosea? Si Gomer, napakapariwara eh. Pero minahal lang isang Hosea. Yung bang siya? Party people. May babe 1, babe 2, babe 3. Si Hosea, siguro NGSB, no girlfriend since birth. Isipin mo yung contrast na yun. Si Gomer ang dumi, si Hosea sobrang righteous. Pero nakita mo nung sinabihan siya ng Panginoon, yan yung mapapangasawa mo. Si Hosea, minahal niya si Gomer. Kahit ano pa siya, kung may kanta siguro sila nung kasal nila, maging sino ka man. Diba yung pagmamahal na yun eh, yung kahit alam niya ano yung buhay ni Gomer, pero binahal niya bilang yun yung sabi ng Panginoon. Yun yung pagmamahal eh, because you don't love a person in his best. You love the person in the worst. Amen. At yun yung pagmamahal na binibigay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Na yung bang, kasi when you are in your best, sobrang dali para sa iba na mahalin ka. When you're having your best foot forward at all times. Pero at your worst, who can love you? And who will love you? Siguro nga inisip ni Gomer, ako mag-aasawa, wala na sigurong sasiriuso sa akin. Sobra ko nang sinayang buhay ko eh. But imagine the joy that she had the moment that one day may nagsabi, pwede ba kitang ligawan? Sino si Hosea?
ganun yung pagmamahal. Kasi nga, alam mo, even me, it says here, even God did not love you the moment you changed. God loves you ever since. And He said in His Word, pakibasa po. Subalit, tinuloy na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen. Hindi naman sinabi ng Panginoon, mamahalin kita nung nagbago ka na. Eh, hindi. Minahal ka nung Panginoon nung kahit yung mga panahon na hindi mo ramdam na mahal ka niya. Yung mga panahon na yun, doon niya ako minahal eh. Yung walang-wala ako, doon niya ako minahal. Kaya yun yung nagpabago sa akin. Ay, may Diyos pala nagmamahal sa akin. And He even showed this on how my wife loved me. Wow. Di ba may sabi tayo, I love you to the moon and back. Ang sobrang pagmamahal. Sa amin iba, I love you to the moon and it's back. And it's back. Bakit? Yung buwan po kasi isang side lang yung makikita mo, hindi mo talaga makikita yung likod. Amen. Pero kung makita ko man yung likod ng buwan, hindi ko man magustuhan yung makita ko doon one day. Pero bibiliin kitang mahalin. Kasi ganun ako minahal ng asawa ko eh. Alam niyo nung nagdadasal ako sa Panginoon regarding about this, about how can I get married after all the wrong decisions I've done. At sabi niya, let me show you grace. Let me show you grace. Alam niyo po, I have done so many wrong decisions in life. Wrong movement in life. Wrong turns. At that time, hindi ko pa asawa-asawa ko. But she was so upset, she was so angry. But still, she chose to believe that I can be better than who I am. Because I am not judged on my season. You know what? Nandito ka man at feeling mo, sobrang layo mo na sa Panginoon. Ako, mamahalin ng Diyos. Hindi, yes, we have a God who is just, but we also have a God who loves. At yun yung nagpabago sa akin, yung alam kong, Lord, sobrang dumi ko, pero mahal mo ko. At nung na-realize ko na may Diyos na namamahal sa akin ng ganun, tsaka pala magbabago yung buhay mo kung alam mo na may Diyos na nagmamahal at niniwala, pwede ka pang magbago. Kung pwede dun sa, yung ganyan ka na lang talaga, wala. Kaya sabi ng asawa ko at sabi ko sa asawa ko, I love you to the moon and it's back. Sabi nga, siguro din, Gomer went through too much. Hindi naman niya siguro one day nag-decide lang, today I decide magiging prostitute ako. Hindi eh. Naalala niyo yung kwento ni Mephibosheth? Hindi naman niya piniling maging pilay eh. Pero there was an event in his life that made him become crippled. That's why he's crippled. Siguro may nangyari sa buhay ni Gomer na sobrang sakit that it made her become the person that she is. Maybe she had pain. Maybe you have pain. Maybe there were things that happened in your life before that brought you to where you are right now. But let me tell you this. God can love more than Hosea can. And God loves you more. And God loves you nonetheless. Kaya kanya din nila dito sa simbahan. First timer ka dito sa church. Siguro, bakit ba ako pumunta ng simbahan? Manunood na lang ako ng Korean novela sa bahay. Manunood, kakain na lang ako. Maglalaban na lang ako. Pero first timer, bakit ka nandito? Let me tell you this. Kasi this is the night that God is telling you, you know what? I love you so much. Mahal na mahal na mahal kita. Kaya kanya dinala sa lugar na to kasi starting tonight, your life will change. Amen po ba? So yun niya. Si Gomer, despite the pain, biglang may lalaking willing siyang pakasalan, willing siyang seryosohin, willing siyang suyuin, willing siyang ipadama sa kanya yung paano ba tratuhin ng taba. Siguro that was the happiest day of her life. But the thing is, sana, how we wish that after that, it says, and they lived happily ever after. Wow. Pero hindi eh. Anyari pagkatapos. Sana nung pinakasalan ni Hosea si Gomer, naging maayos siya. Sana binago niya buhay niya.
sana pinalikuran na niya ang prostitution, pero hindi. Bumalik. Bumalik. Siguro when Hosea was away, Gomer was leading the same kind of lifestyle. Napalingat lang si Gomer, si Hosea. Si Gomer, kinuha agad yung cellphone, same to. Sabi? Yung asawa niya, siguro nag-mimission, nag-preach, si Gomer, saya. Take your time, love. Wow. Gomer, di ako makakuwi mga 2 days. Take your time, I can manage. Iba pala may na-manage. Kung ikaw asawa, sinong asawa na nasa tamang pag-iisip? Ang okay lang sa'yo yun. Mahal ko naman. Kahit 3 kayo. Mahal mo. At sinong tamang asawa gagawin yun? Panoorin po natin itong video na to para maintindihan natin. Andun na, eh, biglang video eh. Sa iba, napanood nyo na to. Huwag niyong sabihin anong mangyayari. Baka kayo pa sa sini, alam mo, tapos kanya, tapos bidado yung tapos. Alam mo na, ikaw na mag-cry. No, no, I really didn't. I can totally shift from that. So, good evening. Oh, good evening. Have you dined with us before? Yeah, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we have. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. So, what would you like to order? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, good one. And for you, ma'am? I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce throw one, all medium rare, please. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that we're... Are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my... Yeah, of course. Oh my gosh, course. Babe, okay, this has got to be... There he is be... now. Wait. Hi. Sorry, I'm late. I ordered for you. Ah, oh, thank you. You know me so well. I'm sorry, did you know each other? Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school? Hey, can I ask you what your boyfriend is? Did I come at that time? No! Yeah. I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been in this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe, sorry I'm late. Okay, seriously? And you... You take your hand off her, and you... What is going on? It's alright. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. Oh. Your babe. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, we'll leave the way. Good, we'll leave it right now. Okay, Angela, these guys need to go. We need to talk. We're done. I cannot believe this.
You are being so selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me. Amen. Nakakatawa, di ba? But on a serious note, aren't we like Angela? Yung binigay mo naman na yung buhay mo sa Panginoon eh. Pero dala-dala mo pa rin yung mga ex mo. Yung ex mong kasalanan, yung ex mong compromise, yung ex mong paboritong gawin. Tapos sasabihin ng Panginoon, uy, akin ka, di ba? Grabe ka naman, Lord. Monday, nasa iyo na ako. Thursday lang nga to eh. Isa nga lang to eh, nagsisimba naman ako, nagmi-ministry naman ako, ngayon lang kailangan eh. And we expect God to understand. Binigay mo buhay mo, di ba? Sabi mo sa Panginoon nung nag-sinner's prayer ka, my heart is yours, pumasok ka, tinatanggap kita. Bakit may dala ka pa rin iba? Kulang ba? Yun eh. Yung nakakatawa tingnan, pero totoo eh. Lord, di bali, mas mahal naman kita kesa sa kasalanan ko kung papipiliin man. Ikaw talaga favorite ko. Pero pagbigyan mo na ako, ito lang naman eh. Di naman ako pumatay. Nood lang ako ng porn. Di naman ako pumatay. Chat lang naman to, Lord. Ito lang. Kasi na-expect pa natin ang siya suminti-munti. Yun yung pinagdaanan ni Hosea. Alam niya nangangalo niya yung asawa niya, pero minahal niya pa rin. Alam niya nangangalo niya asawa niya. Pag umaalis, pag bumabalik ng bahay, may wheat pa rin siya, may green pa rin siya. Di ba ganun din tayo sa Panginoon? Kahit makasalanan ka na, may trabaho ka pa rin. Protected ka pa rin. Sa pag-travel mo, okay ka pa rin. Kahit alam ng Panginoon yung ginagawa mo. Usapang pag-ibig. Kung hindi pag-ibig yun, hindi ko alam kung ano yun. Sabi pa niya, sabi ni Hosea kay Gunnar, sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga anak ay hindi rin ako mahahabag sapagkat sila yung mga anak sa pagiging bayarang babae. Posible pala yung tatlo, hindi niya anak lahat. Pinanganak yung una, si Jezreel, kamukha niya. Nung pangalawa, medyo hindi na. Yung pangatlo, sigurado na. Straight buho ko, bakit kulot to? Yung isa, baby lang eh, maiintindihan niya pa eh. Basta gumagawa po ba kayo ng kwento? Hindi. Isipin niya, nung pangalan ng isa, nung una, Jezreel, sinabi niya, he bore him a son. Sigurado ka anak yun. Yung pangalawa, no mercy na. Magdadalawang isip ko, hindi na naawa eh. Yung pangatlo, nung pangalan, ano ibig sabihin? Not my people, hindi na akin talaga. Pero minahal pa rin niya. Bakit ba lagi mga kapatid, repeat, repent, repeat cycle na lang tayo? Yung kasalanan na inuulit-ulit-ulit mo na lang, oo, hindi ka na nag-yosi, oo, hindi ka na umiinom. Pero bakit hindi mo mabitawan yung kasalanan na sabi mo bibitawan mo na? Kaantay ko, luluhod ako, 2 days after, bumalik ka na naman. Sige lang, pwede na maglumuhod next Friday, Pastor. Sin now, pray later. Sin now, kneel later. Paano pag naubusan ka na ng later? Ganun yung buhay ni Husni Gomer. Sabi mo, ito, sa'yo to. Sa atin to, sabi mo ayaw mo na, sabi mo bibitawan mo na, sabi mo kinalimutan mo na. Pero bakit?
isang napapalingon ka pa. Tahimik po kayo. Despite sa love na binibigay sa atin, bakit sobrang dali para sa atin saktan yung shows? Sometimes you don't even need to think about it anymore. Natural na eh. Mapatatawad naman ako ng Diyos eh. Mahal ako eh. Pero kung totoo kang mahal ka ng Diyos eh. Pero tanong, mahal mo ba ang Diyos? Do you love God enough not to hurt God again? Because the question of God's love isn't even gonna be questioned. But the question is, how much of you can you give to God? Alam niyo po sa ginawa ni Gomer, yun yung pinaka-only valid reason kung bakit pwedeng hiwalayan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Pero, hindi niya ginawa. Ano pang sabi ni Gomer? Sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa aking mga mangingibig na nagbibigay sa akin ng aking tinapay at tubig, ng aking lana, lino, langis, at ng inumin ko. Kasi may nakukuha ako dun eh. Kasi may nasisense akong satisfaction dun eh. Bakit ba? Ay, sana hindi all. Gomer was still running after all those things that God has already died for. Sin brought Jesus to that cross. Why are you still in love with it? Yung mga pasimple-simple. Nagsisimula pa naman yan sa maliit. Chat lang kami, Pastor. The next time, nasa magkasamang kwarto na kayo. Hi. Because sin distorted love. When sin entered in the world, it distorted love. And this is what I've come to realize. Napakadelikado pag gutom ka. Kasi pag gutom ka, ang lahat masarap, papatulan mo. Kung gutom ka, yung okrang lata, yung talong na malnourish, sarap. Okay na sa'yo. Napakadelikado kasi nung gutom ka. And even the enemy knows about this. Kailan niya ba tinempt si Jesus Christ? Nung gutom siya. Natanong ko din sa asawa ko kagabi. Siguro gutom din si Adam tsaka si Eva. Nung nilapitan sila ng ahas. Kasi kung hindi sila gutom, tinan mo, oh, sarap, di ba? Busog ako eh, next time. Amen? Pero kasi gutom eh, oh. Si Iso, kailan ba siya nasabaw? Nung gutom siya. Amen. Pastor, gutom ka. Gutom ang puso ko. Wow. Gutom ang puso mo, kaya nakikipag-holding hands ka na lang kahit kanino. Gutom puso mo, kaya papatulan mo lang kahit sinong yumakap sa'yo. Huy, wag din. Kung gutom ka, kasalanan mo. Kumain ka. The word of God. Bakit ka nagugutom? Kasi hindi mo pinupuno yung puso mo sa salita ng Panginoon. Kaya may kulang. Kasi may gutom. Alam ng kaaway na nagugutom ka. Ito naman siya. Favorito mo ito, di ba? Ikaw nang... Amen. Siguro si Gomer, provided naman siya ni Hosea eh. Bakit pa siya naghanap ng iba? Kasi hindi niya binago yung nakasanayan niya. Kasi nung binago siya, para bang ganito? Chismosa siya noon, chismosa pa rin siya ngayon. Anong nangyari sa baptism mo? Nakalabas dila mo? Nung ginawa ka, ay, pwede.
nung nagpabaptize ka, ano pang hindi mo sinama? Iniwan sa bahay kasi babalikan. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Baka hindi ka galit sa kasalanan, ayaw mo lang. Ayaw ko lang. Baka bukas gusto mo na. Pero yung galit is a certain level eh. Sabi ng Panginoon, kamuhian mo ang kasamaan. Dapat pala, bago na yung panlasa mo. Kung noon nasanay ka sa lasa ng kasalanan, dapat pala nung binago ka ng Panginoon, nagbabago na rin yung panlasa mo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi yung hanggang ngayon nasasarapan ka pa din dun sa putahe ng kaaway. Ang sabi ng Panginoon, kamuhian mo ang kasamaan. May nagsabi nga, the tongues of our souls have to be put out of taste for the bait of the devil. Yung masarap noon, di ba nagdidirihan mo na ngayon? Nung mga bata tayo, ayaw natin kumain ng gulay. Amen? Susuka-suka ka pa. Yun yung healthy. Hanggang sa nasanay ka, hindi ko ba alam, bakit pag tumatanda ang tao, kumakain na ng gulay? Notice nyo ba yun? Pag bata talaga, ayaw. Pero habang tumatanda, kumakain siya ng gulay, ayaw na lang kain, healthy living na siya. Hindi naman one day nangyari yun eh. Amen? Sinanay niya yung dila niya, ito yung dapat kong kinakain. Dapat pala sinasanay mo ang buhay mo, sinasanay mo ang puso mo, kung ano yung pinapapasok mo. Noong nakabang ng sigarilyo, ang sarap ba? Hindi eh. Naubo ka. Kasi hindi para sa'yo yun eh. Amen? isa pa, hanggang nasanay ka na lang. Huwag kang masanay na doon. Yung isang ting ka kaagad. Uy, taasan mo value mo. Huwag kang magpasil, hindi ka ukay-ukay. Amen? Taasan mo yung value mo. Sabihin mo sa katabi mo, taasan mo yung value mo. Why do we... Let me just really focus on this. This is what God wants us to really dwell on. Why do people fall for sexual sin? Because it gives them a false feeling of being loved. Bakit ka nagpo-fall doon? I've come to realize it's not naman the physical satisfaction that you experience it. It's your emotional high. At least, kahit ilang minuto man lang may nagmahal sa akin. False love yun. Distorted love yun. Lust yun. It's not in the physical eh. Yun yung gusto ko lang. Yun lang naman, Pastor eh. Maramdaman ko lang na importante ako. Maramdaman ko lang, Pastor. Yun lang eh. Sa Panginoon mo, hanapin yun. Huwag sa yakap ng ibang tao. Amen po ba? And come to realize this, you don't sin out of duty. Walang kailangan kong magkasala ngayon. Kailangan kong magkasala ngayon. Hindi. You do it because it makes you feel good. But not all that is good is good. Kasi dapat, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuutan ninyo ang masama. Panghawakan ang mabuti. Kasi ang problema, tayong lahat, sabi dito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noon katutubong mga anak. Isipin mo, katutubo. Nature ng kapuutan. Gaya naman ng mga iba. God could have told Hosea, tama na. Alam ko, nasasaktan ka na. Tama na. Hiwalayan mo na si Gomer. Walang kwentang babae yan. You deserve better. You are free. Hosea, malaya ka na. When I was reading this yesterday, on how God responded when Hosea was ranting out, really, that was it. Kasi ito sinabi ng Panginoon eh. At sinabing muli ng Panginoon sa akin, humayo ka ulit. Ibigin mo.
Balikan mo ko. Mas mahalin mo. Ibang klase. Sinaktan ka na't lahat. Pinagpalit ka na't lahat. Siguro si Hosea isang gabi hinahanap si Gomer. San naman kaya yung asawa ko? Nag-aantay siguro. San ba siya lalabas? Siguro sinabi ng mga tao, uy, Hosea, tama na. Ano ba? Ba't ka nagmamahal ng ganyan? Sabi siguro ni Hosea, ang ganda ng tanong mo, may sagot ako. Kasi minahal ako ng Panginoon ng ganito. Kasi we are all Gomer. We are all boomers in this world. But God still loves you. Sabi niya, ibigin mo ang isang babae na minamahal ng kanyang asawa, bagamat isang mga ngalunya. Kung paanong inibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel. God was telling you, saying, now you know my heart. Ngayon ramdam na ako. Ilang beses kayong tumalikod, ilang beses niyo akong pinagpalit, pero mahal ko pa rin kayo. Nandito ka man, ilang beses ka nang nag-spiritual backslide, hindi man physically, pero spiritual na backslide ka na. But God is telling you, hey, mamahalin kita. Mamahalin kita. Lahat naman tayo, deserve natin ang punishment eh. Lahat tayo, deserve natin yung God's wrath. And this is what I've come to realize. God could have wiped away every human being on the world. But because of His love, He sent His only Son. Yung pinaka-presyo sa Kanya. Ganun din eh. Kasi alam niyo po anong nangyari? Sumama talaga si Gomer sa kabit. Masaya sa simula eh. Let me tell you that. Sin is fun in the beginning. Remember the prodigal son? It was fun in the beginning. Until the fun runs out. Alam mo ano nangyari? Hindi na masaya sa kanya yung kabit niya. Sabi niya, pagbibili na kita. Binenta siya. Yung apple of the eyes ni Hosea, yung inaalagaan niya, halos hindi pwedeng madapuan ng lamok. Binenta lang nung kabit. Pina-option parang slave. Kasi that's what happened when you allow sin to enter in your life. You begin to be enslaved in sin. Lahat ng sasabihin ng kasalanan, gagawin mo na lang. Kasi, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan, o ng pagsunod tungo sa pagiging maduhit. If sinusunod mo pa rin yung kasalanan mo, I have one thing to tell you, you are enslaved by sin. And at the end of this life, anong gagawin ng kasalanan? I-auction ka. Sino pa kayang bibili dito? Sipin nyo, ang ganda ng buhay niya. Biglang she was dragged down. Nasa palengke na siya. I was watching this clip on how they dramatized the life of a Gomer. Nandun talaga siya, sabi nung taga-auction. Sabi nung taga-auction. O, sino bibili dito? Isang sakong bigas na lang. Tawa, isang sakong bigas? Kalahati, pwede pa. Hindi, isa, sabi, hindi kalahati lang yan. Lalo makwenta yan eh. Because that's what sin will do to make you, your value become so low. Nung nagsisale ka nilang lagi. Sabi, kalahati, sige, 3/4. Sige, 3/4, payag ako, 3/4. 3/4 na bigas, going once. Going twice. Tapos biglang, teka. 15 silver of coin. 15 silvers. Siguro napatingin si Gomer. Pabayari mo si Stain na. Nakita niya asawa niya. 15 silver coins. Tapos may iba pa siyang dala. Sabi niya, for her. Sabi, hindi, kalahating bigas lang to. Okay na.
think she's worth more than that. You know what? When God bought us, He could have sent angels. When we were being auctioned by the enemy, sino pa dito? Sino pang naniniwala sa taong to? Sino tutubos dito? God in His great power sent me, my son. Because we need to realize we need a love that seeks and finds. Yung hahanapin ka at hindi papayag na hindi ka makita hanggat mahanap ka. Sabi sa familiar na verse, Luke 15:4-5, sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasa niya ito sa kanyang balikat na nagagala. Yung pagmamahal na hahanapin ka, God's love doesn't stop until He finds you. At ngayon na nandito kasi natagpuan ka ng Panginoon. Amen po ba? Kinapital ko talaga dito sa notes ko. Kasi yun yung naramdaman ko sa Panginoon. Yung pagmamahal na hindi ako sinukuan. Amen. Yung pagmamahal na kahit ako sinukuan ko na yung sarili ko. Pero yung Diyos, hindi ako sinukuan eh. God found me at my worst. You would see me na siguro si Pastor, he grew up to be fine. Hindi eh. Dumating ako sa punto ko, ng buhay ko, that I always need affirmation from other people. Yung gagawin ko lahat, mahalin nyo lang ako. Hindi ko pala kailangan gawin yun. Kasi may Panginoon naman na wala pa akong ginagawa, mahal na ako. At yun yung Panginoon na naghanap sa akin. Sabi ko talaga, may magsusulat ako ito, Lord, salamat at hindi mo ko sinukuan. Pwede mo bang sabihin sa kanya din ngayon yung gabi? Salamat at hindi mo ko sinusuhan. Sabi niya din, gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yung perlas. Pearl with a great price. Yung perlas, yun yung sagot ng shell sa bagay na nagpasakit sa kanya. Kasi the pearl, the shell, will bring out. May isisikrit siya eh. Pag may nakapasok, nakaslice sa kanya, magsisikrit siya para tabunan yung nakapalakit sa kanya. What am I trying to say? Sinaktan mo na't lahat ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Pag-ibig. There was this poet by the name of Francis Thompson. He made a poem entitled The Hound of Heaven. Alam po ba natin ano yung hound? Aso. Yung hound po, siya po ay isang hunting dog. Na yung gagawin niya talaga is mag-hunt and he will not stop until he finds it. And this is what Francis Thompson said. Because he lived in a life of addiction, sobra siyang nagpariwara. And then he wrote this poem about the Lord entitled The Hound of Heaven. And this is what was written there. I fled Him down the nights and down the days. I fled Him down the arches of the years. I fled Him down the labyrinthine ways of my own mind and in the midst of tears. I hid from Him and under running laughter of vested hopes I spent. Adown titanic glooms of chasm fears from those strong feet that followed after. For though I knew His love who followed, yet was I sore adread, lest having Him, I must have not beside. And he ended with this. Ah, fondest, blindest, weakest, I am He whom thou seekest. Thou dravest love from thee who dravest me. Ako pala yung hinanap. Hindi ka pala tumigil lang at hindi mo ako nakita, Lord. Ganun yung pagmamahal. Kahit pala tumakbo na ako palayo, ang pag-ibig mo, hindi ako tinantanan. Kahit pala, sobra ko nang layo, hindi mo ako sinukuan, hindi mo ako binitawan, hindi mo ako pinabayaan. Kasi ganun yung pagmamahal. And we need to realize that we need a love that is
stubborn. May isang picture ng stubborn ni si Gomer. Pasaway. Minahal mo ng lahat. Nagtaksil pa rin. Pilit pa rin lumalayo. Siguro para kay Gomer, hindi niya na-deserve ang love. Pero alam mo, kung may mas matigas, pagmamahal ng Panginoon, kasi hindi ganun pababayaan, hindi ganun bibitawan eh. Tigas mo, ah, one day, holy, holy rin kita. Ilang beses ka na bang tinawag ng Panginoon? At alam mo, ngayon, huling-huli ka na, kapatid. Amen. Because we have a love that is covered. And let me read to you a song. Hindi, ito po 1980s, so hindi ko po ito alam kasi fetus pa ako noon. Siguro may kilala akong alam tong Stubborn Love by Kathy Tricoli. Caught again, your faithless friend. Don't you ever tire of hearing what a fool I've been. Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. Though forgive me sounds so empty when I never change. Yes, you stay and say, I love you still, forgiving me time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I've made to you, I keep saying that I'll trust you, though I seldom do. Yet you stay and stay, you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say, perfect love embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Kasi sabi ng Panginoon, kung tayo hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. In Filipo sabi, ako'y panatag sa bagay na ito na ang napagsimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesus. Nagsimula na ang Diyos sa iyo. Hindi kanya bibitawan, kaya huwag ka nang bumitaw pa, kapatid. Ang sabi din sa Roma, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga pangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Because that is a stubborn love.